Magandang gabi po sa ating mga listeners, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaganda po ng panahon ngayon. Ano ho, ito po inyong likod, Ate Joy, Ate Zenny, at meron ho tayong guest ngayon na si Ate Nida Borja. Magandang gabi po sa inyo, Ate Nida. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa Ugnayan ng Bayan sa DWBL, 1242 kHz AM. Ayan. Ate Zenny, magandang gabi rin sa iyo. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nakatutok po sa amin ngayong gabi. Ayan, tutok po tayo. Ano ho, at ang ating kasamang si Dr. Didit Lea Laksamana San Antonio, hindi ho natin nakasama ngayon dahil meron ho siyang mga inasikaso. Pero sa susunod na Wednesday, kasama ho natin si Dr. Didit. Ano ho. At tutok ko kayo sa ating programang Ugnayan ng Bayan dito po sa DWBL. Alas 8 ho yan hanggang alas 9 ng gabi ho. Sama-sama tayo at napakaganda talaga, Ate Zenny. Yes. At Ate Nida, maraming salamat sa pagpaunlak nyo. At alam ko very busy kayo eh. At kayo yung dating umawit noon ng awitin ni Gary Escobar under ho yan ng Ivory Records. At magkakaroon ho talaga tayo ng contest na pagka yung iba hindi na ho dumating, so dalawa na lang ho kayong maglalaban ni Marvin Capili eh. Dahil talaga naman po at kasi nga po yung mga iba talagang ayaw nilang makita sa talagang nahihiya kasi sila. Nahihiya kasi sila makita sa ano eh, sa camera. Ako lang pala naglakas loob. Kayo po ni Marvin Capili, Mr. Marvin Capili. Kaya naman at yung ating pa-contest hanggang second week of August lang yan. At meron ho tayong susunod na contest at tutok ho kayo sa ating programang Ugnayan ng Bayan. At yung mga awitin ho na yung awitin ni Gary Escobar under ho yan ng Ivory Records. At susunod na mga ilo-launch niya. Hindi ko lang alam kung itong this coming August or itong month ng July. September, maybe end of September, I guess. Ilo-launch yung kanyang awitin na yung susunod niya. It's either yung lumaban ka or yung isa na ayoko na. Ah, tama na. Tama. Pero alamin ho natin yan kung ano yung mga susunod pang mga awitin na ilo-launch ni Mr. Gary Escobar ng under ng Ivory Records. Ano? For the meantime, ang ating pinatutugtog ngayon yung Bagyo under ho yan ng Ivory Records. At ating pong ipapatugtog ho ngayon muli ang awitin ni Gary Escobar para marinig na ating mga contestants. Yes. Ano? At alam para ko, talagang ma-memorize nila. Ayan, yes. Makanta nila ng maayos, di ba? O sige po, atay, papatugtog ho natin. Kanina yung lumaban kayo ng introduction natin, awitin din yun ni Gary Escobar, pero hindi pa yun na ilo-launch. So, bali yun ang ating introduction. Ano? So, patugtugin muna natin para yung makikinig at baka subaybayan nila yung mga awitin na yung lyrics, no? Kailangan masubaybayan nila. Ayan, at patutugtugin po natin ang awitin ni Gary Escobar. Ay, ating technician, ano, mukhang hindi, yung tugtugin ni, yung awitin ni Gary Escobar, yung patutugtog natin ngayon, ano, ho. At para yung ating mga contestant na makikinig, masubaybayan nila yung awitin ni Gary Escobar. Yes, tama ka dyan, Dr. Joy. At yan naman, pagka, ano, papatugtugin natin. Bagyo. At, okay. Sa Bagyo, naalala ka bigla, napatulo ang luha. Dito mo binitiman, pangako mong ako lamang ang iyong mamahalin, magpakailan pa man. Ang mundo ko'y sa'yo umiikot, lahat sa'yo ay idinulot. Hanggang bawat sulok ng Bagyo may alaalang di malilimot. Ngunit ngayon ay nag-iisa sa
biyahe kong ito. Isip ay tuliro mula nang iniwan mo, sana ay buuin mo muli itong aking puso. Gabing lupa'y hiling, hanap ko yakap mo, ngunit bakit naglaro? Bumalik ka na mahal, bukas pa rin ang palad ko. Sa iyo pa rin, pintig ng puso ko. Lahat sa'yo ay idinulo, hanggang bawat sulok ng bagyo, may alaalang di malilimot. Ngunit ngayon'y nag-iisa sa biyahe kong ito. Iisip ay tuliro mula ng iniwan mo, sana ay buhin mo muli itong ating puso. Balik ho tayo sa ating programang Ugnayan ng Bayan dito po sa DWBL 1242 kHz ano ho, at alas 8 ho yan hanggang alas 9 ng gabi dito sa ating programa. Ano ho? At napakaganda na naman ang ating topic tungkol ho yan sa blood type. At mamaya ho, i-discuss ho natin. At nakakamiss, no? Kasi wala si Doktora Didit, no? Yes. At parang naninibago ako. Pero anyway, may kasama naman tayong isang sa mga kasamahan natin na kaibigan, si Ate Nida Borja. At alam ko nagmamadali siya kanina dahil ang dami-dami niyang mga nilalakad at napaka-busy, no? Buti nga napaunlakan din tayo ni Ate Nida. Maraming salamat, Ate Nida, at nakarating po kayo ngayong gabi dito sa ating programa at nakahabol po kayo. Maraming salamat din. Pero kahit na umuulan, kailangan magdala ka rin kayo ng payong. Uminit man umulan. Kasi mahirap din magkasakit. Tama. Mas maigi yung maganda yung pakiramdam kaysa yung lagi ka nakahiga sa bahay. Tama. Mas may magagawa tayo pag malusog ang ating katawan. O yun nga. At talaga naman, no, ang alam mo, laging napapansin ko, no, sa kalusugan na ating pinag-uusapan, dahil yung mga nagte-text sa atin, yung mga tumatawag, kahit tapos na yung program natin na tumatawag sila, nagtatanong tungkol kung ano nga ba itong pinag-uusapan natin na miracle molecule na nais nilang maka-avail. Ito ho kasi yung miracle molecule na ating pinag-uusapan para sa resistensya, ay ma-avail nyo ho yan kung tatawag po kayo sa mobile numbers na ibinibigay ho namin. Anyway, Ate Seni, pwede ba nating ibigay din? At saka may ibibigay rin akong number, no, yung kay Doktora Dit. Yung sa'yo muna ang ibigay natin. Okay po, 0946-569-7166 po. May isa ka pa yatang number, Ate Seni, no, yung Globe mo? Meron din po sa Globe, 0926-40-80-88.
9. Ayan. At yung kay Doktora Didit, kung nais nyo hong mag-text o tumawag sa kanya, at alam ko nakatutok rin siya ngayong gabing to, eto ho yung number ni Doktora Didit, 0927-630-7272 at 0922-431-2177. Ulitin ko po ano ho, at 0927-630-7272, 0922-431-2177. Ayan ho, pwede ho kayong tumawag, mag-text kung ano man ho yung mga concern ninyo sa kalusugan. Mamaya habang nagdi-discuss ho tayo, maaari ho kayong mag-text or tumawagan ho. At kung nais nyo rin ho kaming mapanood sa YouTube, nakalink ho tayo ngayon, Ugnayan ng Bayan, DWBL 1242. Ayan ho, mapapanood nyo ho kami ng live ngayong gabing to. Ano. Ate Senny, dahil yung yes, nung nakaraan, ano, at sabi nga natin na yung ang mga i-discuss natin tungkol sa mga blood type, at iba kasi ang mga blood type ng tao, no, may blood type. Plus, A+, AO+, and minus. Ay yung type A, B, A, at saka type O. So, yung pag-uusapan ho natin, yung mga blood type na yan, kasi may mga, minsan kasi, di ba, pagka nagpapa-check up tayo, nakikita din natin doon kung anong blood type. Nilalagay yes, natin, tama, ano. Tama. Kasi, yung ano doon, yung blood type, kaya nila kinukuha, hinahanap talaga nila yon, dahil doon kasi kinukonsider, or kung bakit tayo, kasi may reaction yan eh, yung mga iniinom din natin kung anong blood type tayo, ano ho. At nire-recommend ng doktor kung ano yung dapat nararapat para sa mga blood type na halimbawa, meron kang kinakain na hindi dapat natugma doon sa blood type mo. Ayun, which is na talagang yes, hindi dapat. So yun sa mga ang pag-usapan natin yung type na blood type na diet. Kasi sa ano ba yung dapat kainin? Umpisahan natin sa blood type A, no. Ano ba yung mga dapat nating yung blood type A positive? Kung ano yung mga diet niyan? Unahin muna natin yung A positive, ano? Ang mga dapat kinakain ng A plus na blood type, ang diet niyan, soy protein, such as tofu, ayan, napakasarap niyan, ano? Mm-hmm. At saka yung mga certain grains, such as yung mga parang, ano, hulled barley, at saka spalted bread, yung bread, na pwede nilang kayo. Wheat bread. No, not wheat bread. Kasi sabi nila, oy, kasi minsan nagkakabiruan. Oo, oh, diba? Oo, kasi sabi nila, oy, hindi yan wheat bread, wet bread. Pero wheat bread ang tawag dyan. Yung okay, mga walnuts, pumpkin seeds, ayan, peanuts, at saka yung olive oil, certain fruits, yung such as yung mga blueberries, elderberries, ayan, mga kinds of beans and legumes, ayan yung mga dapat nakainin ng positive A plus, blood type, ano ho. At ano naman yung dapat ma-avoid sa A plus blood type diet, ano? Ang ma-avoid nyo kasi kahit naman minsan di nasusunod yan kahit na anong blood type natin, yes, ano? Yes. Eh dahil nga sa napakasarap naman talaga ng mga meat, no? Kumain, Ate Nida, di ba? Pagka, yes, sarap kumain. Kahit nasabihin, oh, yan, bawal to. Kasi your konti type lang, A, sabi mo. Kasi minsan nga eh, di ba yung mga chicharon na ano ba yan, babo, yung mga litsyong babo, yun. Minsan sasabi natin, oh, konti lang. Tapos balat pa balat pa na. Chicharon. Oo, kasi yan talaga. Kaya yan, yung mga na-avoid na dapat ng mga blood type diet ng A+, yan katulad ng beef, pork, lamb, cow's milk, potatoes, yams and sweet potatoes, ano pa, certain vegetables such as cabbage, eggplant, tomatoes, yung mga peppers and mushrooms. Meron ding yung mga lima beans. Magtataka ka, ano yung lima beans, no? Pwede nilang i-research yan kung ano gusto nilang malaman. Yung certain fruits. Doktora Joy, ibig sabihin, bawal lahat yan? Ma-avoid. Ma-avoid lang. Kasi kahit na, kasi minsan hindi naman nila alam kung anong blood type, no? Diba? Kailangan lang ma-avoid. Kasi pagka kinakain natin yung hindi dapat sa blood type natin, nagkakaroon talaga ng, minsan magtataka ka, ay bakit kumain ako ng ganito, meron akong
rashes, o di ba? Mga lumalabas sa katawan natin. O kaya ano kayang i-avoid ko? A ako eh. Ayan po. Malalaman mo. Kaya lang ang topic natin muna ngayon, A plus at saka blood type O. Oh, yung susunod natin, A at saka AB. Sa next Wednesday natin na itatopic. Ano? Abangan nyo po ulit. Ayan, tapos yung mga certain fruits such as melons, oranges, strawberries, at saka mangoes, no? Yan ang mga dapat ma-avoid ng mga A+, yung blood type, no? At kahit naman kasi minsan, at no, ako nga nung nalaman ko na blood, yung blood type ko, no? Ay naku, hindi rin pala ako dapat kumakain nun. Mm-hmm. Yung mga nalalaman natin, no? At inida, kasi minsan pagka nalaman natin na, ay ang sarap-sarap nitong pagkain na to, kailangan kong kainin. Pero hindi natin kasi, hindi tayo aware dun sa blood type natin. Mm-hmm. Kaya minsan, nagkakaroon ho talaga ng mga minsan reaction. Lalabas o reaction sa katawan natin. Kaya yung pinopromote natin tong miracle molecule, parang ano din to eh. Kasama rin to sa mga blood type na yung mga tinitake nating miracle molecule na lagi nating napapag-usapan every Wednesday na napakaganda sa ating immune system, ano, para mag-level yung ating resistensya, na kaya nire-recommenda natin to halos every Wednesday dahil ito po ay nasa physician's desk reference na pwedeng i-recommenda ng doktor. Ano ho? At tinida kayo ho ba eh, pag sinabi sa inyong huwag niyong kainin yan, pero minsan talaga natin natetempt tayo, no? Kasi pagka kinain ko yun, ako lang ang aaray. Kaya nga eh. Parang ano yan, meron kang rayuma. Uh-huh. Sabi, huwag mong kainin yan kasi baka sumakat ang tuhod mo. Sa bagay, pag ako ang kumain, hindi ka aaray, ako lang. Si Ate Seni din, no? Minsan, Ate Seni, yung mga kinakain mo, mukhang, pero ano to eh, vegetarian eh. Yes, no? That's why, yeah. Mahilig sa, ako kasi gulay, dapat meat, mga ano? Boiled, yun, meat eater naman. Yes. Oho, yun ang dapat din, no? Diba? Yes. Talagang iwas-iwas humuna tayo sa ating mga talagang kinakain na hindi po dapat. Kaya kung halimbawa malalaman nyo ho kung magpapatest kayo ng blood type nyo, malalaman nyo ho kung ano yung mga dapat at saka mga dapat na kainin. Ano ho? At ito hong ating nire-recommenda na sa kalusugan natin na ma-avail nila dahil doon sa binigay nating number, mobile numbers, pwede ho kayong mag-text ho doon. At may kalakip din kasi nito yung business opportunity. Yes. Meron tayong pa-seminar niyan every day, halos every day naman eh. Kaya lang, ang Tuesday at Saturday, mas maganda kung makaka-attend sila dahil doon, tinatakal doon lahat ng tungkol sa mga, yung ano natin, sa organ natin, no? Kung paano natin mapapangalagaan ang kalusugan. Mm-hmm. So kung makaka-attend ho kayo, pwede ho kayo mag-text o tumawag doon sa mobile numbers na binigay ho namin. Para ho maka-attend kayo. Ito ay free naman to eh, free. Yes, free. Kaya pwede ho kayong umattend ng seminar ho, 2 o'clock yan, 2 o'clock hanggang 5. Minsan to umaabot, PM, yes. Minsan umaabot nag-exit siya. Minsan kung talagang maraming katanungan, ayan, nagkakaroon ho ng questions and answer. So, medyo tumatagal ng konti. Kaya, yes. Pero ang ano lang yan, 2 hanggang 5. 2 to 5 lang oho, po talaga. Tapos, oho, at attend din ho kayo dahil meron din ho kaming pinupromote na Zumba every Monday. At inida, naka-attend ho ba kayo ng Zumba noon? Yes. Minsan lang. Hindi rin kami naka-attend nung last Monday eh. Dahil may mga inayos lang ho kami. Pero every Monday ho yan, may Zumba ho tayo sa may San Miguel Properties every Monday ho ng 9 o'clock. Kung nais niyo din hong attend at gaganda ho inyong mga katawan. Ayan, pagpapauwisan ho kayo. Every Monday ho yan at 9 o'clock ng umaga. Free ho yan, free Zumba. Kaya naman ho kung gusto niyo hong umattend. At meron din ho silang after ng Zumba, meron din hong ano eh, konting sharing tungkol sa mga ginagawa natin kung paano hong mapapangalaga ng ating katawan, kalusugan. Ayan, every Monday, meron din ho silang sinishare tungkol dyan. At naipopromote din ho natin, Ate Zeni, no, yung bawat group sa barangay, medical mission, mag-create na sila, no, ng ano natin, ng grupo. Kung makakapag-create ho kayo ng at least 10 or 15, no? Person po, sa bawat grupo po. Oh, 10 to 15. 10 to 15, yes. Ayan, at pwede ho kayong mag-create ng grupo na ganyan, tapos may medical mission ho tayo free, at malalaman nyo rin ho yung blood type nyo. At yung sa blood type, hindi ko lang alam kung may bayad yun, ano, pero yung consultation, alam ko free yon.
So, mm-hmm. ang mangyayari ho niyan, kung nais niyo magkaroon ng ganong medical mission sa ano niyo, barangay or sa kahit sa bahay, pwede rin naman eh. Mm-hmm. At least 10 ho kayo. Ang pinakamababa hong ano, at least 10 persons, ano ho, para at least ma-accommodate ho yung mga gustong makaalam ng tungkol sa kalusugan, ano ho. At ano, Ate Jenny, no, napakabilis naman ng oras. Oh, marami ho kasing may magpapabati. Pero anyway, unahin ko kaya muna yung sa'yong batiin. Mamaya na lang ako. At mamaya kay Ate Nida. Kasi kung sasabay-sabay natin, purus pagbatiin. Ang daming mababatiin. Tulad ng dati, no? Every Wednesday. Ayan. Para naman yung mga nakikinig at nakatutok sa ating programang Ugnayan ng Bayan at pwede ho nating batiin. Okay po. Binabati ko po si Alden. Jerry Alden ng Naga Bicol. Good luck po sa business nyo. At kay Rogelio Rubidillo po and the family, Ellen Joy, Jonaline, Robert, at Mary Jane po. At sa kanyang napakabayat at masipag na asawa na si Mercy Abelia Rubidillo po. Binabati ko rin po si Francisco Estueta ng Cruz Naligas, Quezon City and his family. At saka po si Eleanor Bagaporo ng Taiwan, at saka si Jonaline Rubidillo ng Taiwan, at si Josephine Anastasio Alvarez po ng Singapore. Hello po. At si Daisy Glamorn ng Australia. Babalik na sila ngayong week dito sa Pilipinas. And hello to Mylene Romero Salaw ng Lebanon and her future husband na si Gary Rebilla ng Marikina po. Hello din sa mga classmate ko na sina Mary Jane Paber, Rowena Becha, Maritis Paiso, Rolando Baas, and Warren Michelle. Yes, hello to Mary Ann Arida ng Antipolo and Charito Adaw ng Green Hills. And isa pa, Marilo Divera ng Quezon City and her families. Yan lang po. At Ate Jenny, no, meron yatang nagpapabati pa at nakikinig yung gabi at na at taga Tondo, Manila, no? Mm-hmm, yes. At kay Marvin Capilla, no, Lizelle Casabuena. Greetings natin kay Miss Lizelle Casabuena, Julian Cabayao Tayco and Nene Cheers Inola. Salamat din po sa mga solid listener at contestant kay Marvin. Marvin, ha, pumunta ka naman dito minsan para at least makasama ka namin. At magandang gabi sa pagtutok ninyo at lalong-lalo na sa inyong mga grupo dyan. Magkakaroon din tayo ng medical mission dyan, Marvin, para ayusin nyo at least mga 10 persons ano, mm-hmm. sa group nyo. Ayan ho. At balik ho tayo. Teka muna pala. Gusto ko muna pasalamatan si Gary Gabrinao. Yes. Sa napakabuting kalooban niya talagang sobra-sobra ang kanyang kabutihan, lalong-lalo na sa mga kasamahan niya, no. Isa siya sa mga top distributor ng Miracle Molecule dito sa Philippines na talagang ang kanyang, yung biyaya niya na share niya rin sa mga kasamahan niya, kapwa niya, distributor. Kaya, saludo ko sa'yo, Gary. Napakabait mo talaga, partner Gary. At sana, maraming pagpapala pa ang dumating sa'yo sa buhay mo. At yes. Mabuhay ka. Balik tayo sa ating topic, no, tungkol sa blood type. Yeah. Anyway, yung mga tinatopic nating blood type, kanina yung A+, na, no? A positive. At ang sabi nila, bakit daw yung kinakain dito sa ano no ma-avoid kung ano daw yung mga na-avoid na para sa blood type O? Kasi naman tayo ngayon. O kasi mas maraming ano ba tawag ito, blood type O dito sa Philippines eh kung ikukumpara sa ibang bansa. Mm-hmm. So yung dapat ma-avoid ng blood type O yung wheat type O pala. Corn. Ayan Ate Nida, kung type O ka, ang dapat ma-avoid diyan na dapat avoid da ma-avoid avoid. Yung wheat, corn, legumes, yung kidney beans, dairy, at saka yung caffeine and alcohol. Ayan sa mga blood type O na dapat ma-avoid. Dapat ma-avoid. Eh kaso kahit naman ma-avoid mahilig daw siya diyan sa lahat ng nabanggit mo. Yung dapat naman kainin, oho, merong reaction din na nangyayari, ano ho. Hindi, problema ko kasi racist talaga. Mm-hmm. Hindi ko alam kung saan. Oho. Pero ang maganda ho dyan, dahil kahit na-avoid, ma-avoid natin to kung sasabayan ho natin ng
sasabayan natin ang miracle molecule na sinasabi nating walang toxicity at 100% natural, pwede niyo hong isabay ho ito at saka maraming dapat water na tinitake natin. Ano ho? Drink plenty of water. At ibigay ulit natin yung number na para at least kung nais ho nilang malaman tungkol dun sa miracle molecule na ating pinag-uusapan, pwede ho silang tumawag. Tumawag po kayo or mag-text sa number na 0946-569-7166 po. Ulitin ko po, 0946-569-7166 po. At 0927-630-7272 at 0922-431-2177. Kay Doktora Didit yan, ano, ulitin ko, no? Mm-hmm. 0927-630-7272, 0922-431-2177. Kung nais niyo hong magtanong, pwede ho kayong mag-text. Oho, kay Doktora Didit yung number na yan. At kung nais niyo hong mapanood kami dito sa YouTube, nakalink ho tayo ngayon live streaming ho yan sa Ugnayan ng Bayan, DWBL, 8 hanggang 9 o'clock. At Ate Nida, kung may isusunod ko muna kay Ate Nida kung meron muna siyang babatiin para hindi malimutan. Kasi minsan nalimutan ni Ate Sen yung batiin yung kanyang mga kaibigan sa dami ng kanyang... Nung nagsabi ako na... Sabi ko nga sa kanya, huwag kalimutan yung mga babatiin. Ano, Ate Nida, pwede niyo yung batiin ang inyong kasamahan. Magandang gabi sa mga kaibigan ko. Binabati ko nga pala yung mga kaibigan ko sa Makati. Diyan sila Danica, Marisa, Lani, Milay, ng Yakal, at saka si Ann. Oh, Yakal. Sa Pateros naman, sila June and Josie, si Redon, at si Evelyn Go, Erlyn, Abe, Uncle Ben, Manong Go. So, dito naman sa Mandaluyong, si Faye and Vic Angala, at saka si Dvina. Sa Bulacan naman, ang mga kapatid ko dyan, si Letty, si Maming, mga anak niya, si Cheska, Paolo, and Claude. At maraming salamat. At sa pa, yung taga-Tayuman, taga-Manila, ano Tayuman. Si Gemma Equival, sana'y maging matagumpay ang iyong business dyan sa Tayuman. Oh, maraming salamat po. Binabati ko kayo lahat. Hello! Nandito kami sa Ugnayan ng Bayan, DWBL 1242 kHz. Ayan, maraming kaibigan. Oo, maraming kaibigan si Ate Nida na... Hindi lang yun. Oo, makikita rin nila yung beauty niyo, Ate Nida. Uh-huh. At sasabihin nila na ting beauty si Ate Nida. Ayan po, ano. At napakasaya naman. At alam mo, ako nga, pagka binabati rin sa radio program, natutuwa rin ako pag naririnig ko yung pangalan yes, ko, ano. Yes, of course. Kaya, dun sa ating mga listeners, maraming salamat din po at palagi ho kayong nakatutok sa ating programang Ugnayan ng Bayan. Alas 8 hanggang alas 9 ho yan, magsama-sama ho tayo. At doon naman sa tinatalakay natin na tungkol doon sa maka-avail, no? At talaga may business opportunity rin to na kung nais niyo hong malibre yung miracle molecule na sinasabi namin, pwede rin ho kayong mag-text or tumawag doon kung paano niyo malalaman kung ang mga other side ng business opportunity natin. Okay. Meron ho tayong pwede rin magkaroon ng sharing. At least, hindi naman to tinatag nating seminar eh. Kung sa bawat grupo nyo, meron ho kayong nais na i-create ng organization. No. At eto naman ho ay libre na ibinibigay ho natin para doon ho sa mga, hindi naman to sa ano eh, para sa may mga sakit, no? Mm-hmm. At para ma-level lang yung kanilang mga, kasi may mga immune system na overreactive, underreactive. Paano nila malalaman kung paano ma-level, ma-balance ang kanilang immune system o yung tinatawag nating resistensya na napakahalaga para sa ating kalusugan. At ito ay talagang hindi natin kasi minsan nahihiya din i-share ng iba, no, dahil nga sabi nila hindi raw ito, hindi naman kasi itong gamot eh. Hindi natin sinasabing ito ay nakakagaling, pero sa mga testimony natin na marami nang na-manage ang immune system. Oho, yung immune system. Kaya naman doon sa mga may mga cancer, may lupus, may prostate, may diabetic, ayan, may kidney, may sakit sa kidney. Ayan po, yan ang nire-recommenda natin na binopromote pa. Lagi every Wednesday yan, yung miracle molecule na maaari nyo hong ma-take at wala ho itong toxicity at wala hong overdose.
pwede nyo ho itong i-take kahit na ho ang buntis at baby. Lalong-lalo na sa baby, no? Napakatalino ng baby pagka ito ay, na, kasi naka-capsulize yan, pwede nilang ilagay sa gatas ng baby. Ay, mix po. O, si Ate Nida, baka may apo. Isa apo ko, sa pamangkin. Yung apo ko sa pamangkin, ako, ang tawag sa kanya ay Miracle Molecule Baby. Oh, kasi may matalino siya, tsaka kinis ng kutis niya. Buntis pa lang yung mama niya, binibigyan ko na siya ng ano niya. Oh, napakaswerte. Dahil Miracle Molecule. Kasi inside out, pwede tayong matulungan. Mm-hmm. At saka, prevention is better than hospital bills. Hindi na dan cure. Yes. Diba? Tama kasi nga, po, tama. You can avoid yung gastos. Napakasakit sa ulo. Diba? Pagka, nakaka-stress. Kasi pag nasa ospital ka, kailangan nyo nagbabantay, kailangan din ay uminom ng, mag-take ng Miracle Molecule. Kasi baka mauna pa yun, na-stress na yun, sa bill pa lang. Puyat, diba? Puyat, o, nagugutom din. Nagugutom. Ay, naku, naranasan ko yan sa mother ko noon. Kaya naman, talaga naman, no, kaya naman natin inirekomenda itong Miracle Molecule para maiwasan din, maiwasan ang sakit, at lalong maiwasan ang hospital bills. Yes. Then, alam nyo, no, kung alam ko nga lang, kung alam ko lang noon pa, itong na-share ko na sa lahat, sa mga kamag-anakan, sa mga kaibigan, kaya hindi rin naman ako nahihiya na i-share itong Miracle Molecule na to dahil talaga namang nasa physician's desk reference. At ito ay napakataas ng boosting capacity, 437%. Kaya naman po, sa lahat ng mga products or 196 products na pinag-aralan po ng JANA, yung Journal of Nutraceutical, na kita ho nila talagang napakataas ng boosting capacity ng tinatawag natin nitong Miracle Molecule. Alam mo, Ate Senny, nabubulol ako dahil nakita ko yung kagandahan mo. Nag-transform dahil sa kakainom ng tinatawag nating Miracle Molecule. Noong kanina nga, nandun kami sa may Shangri-La, may nakita na kaibigan niya. Kaibigan ko. Oy, binabati ko nga pala si Evelyn. Nancy. Ah, Nancy pala ang pangalan Nancy niya. Nancy siya. Oho, kasi nagbago raw yung kanyang aura . Dahil noon parang tinatawag yata siyang naitim. Kaya pumuti na siya ngayon dahil kaiinim nitong Miracle Molecule. Actually, itong Miracle Molecule, no? At saka sa business, talagang nakatulong din sa akin ng business. Ayun, napakaganda talaga, no? At ito rin, kasi may anti-aging to at nakakaputi rin, no? Nakakaputi to . Pampaputi rin. Kinis din ang kutis. Kasi yung mga iba na bumibili pa at nagtitake ng mga iba't ibang klase na tinatawag natin mga synthetic na parang pampaputi. Ito ay wala hong side effect. Kaya pwede nyo itong inumin dahil nakakaputi rin at nakakalinis ng ating liver. So balik tayo sa ating blood type. Ayan. Dahil kanina na-share natin yung kung ano yung mga dapat o yung ma-avoid o yung mga dapat kainin para sa mga blood type At may ano tayo yung ano daw yung ano yung blood type na yung pinaka weakest immune system. Kasi may apat na principal types, yung A, B, O, AB. Ang dinidiscuss natin ngayon yung A at saka O. Yung O for original hunter na tinatawag nating blood type. At ang sabi lang nila ha, na-research ito na ang pinaka most modern blood type, yung tinatawag nilang AB, sa best immune system para sa blood type. AB. Pero ang i-discuss muna natin yung blood type O at saka A. Dalawa lang muna para sa susunod na Wednesday. Para isa-isahin natin at matakil natin ng maayos. Sabi nila, what is the purest blood type? Ang pinaka-purest po talaga yung type O. Kasi ito yung universal donors para sa mga ano. Kaya ito yung tinatawag nilang purest blood. Blood type O. Kaya yaan. May healthy tips ako, no? Dahil since na ang pinag-uusapan natin blood type, meron tayong healthy tips na para sa araw-araw na kanilang ginagawa, sa araw-araw na everyday routine.
Mm-hmm. Yung katulad natin na hindi natin kinakalimutan na i-share palagi yung uminom ng water every day, no? Yes. Oho, kasi ang benefits ng pag-inom ng water, lalong-lalo na kung sasabayan mo ng miracle molecule, napakaganda sa ating kalusugan. Kung ang pag-inom ho ng miracle molecule 30 minutes before meal. Ayan ho, talaga naman napakaganda, napaka-antal dito eh, mali-level lahat. Hmm. Level lahat, kung ano man yung underreactive na immune system mo at overreactive na immune system mo. Kung meron kang autoimmune disease, eto ha, kung meron ho kayong ulitin ko po, autoimmune disease, autoimmune deficiency, pwede nyo ho itong i-take yung miracle molecule. Pwedeng i-take ito. Dahil wala ho itong tinatawag nating toxicity. Malilevel ho kung ano man yung immune system nyo, kung under or overreactive. Kasi ang underreactive, napapaloob yan yung mga bagsak na, yung resistensya. Katulad ng TB, yan, lupus. Yung talagang bagsak na bagsak ang immune system, ano? At talaga ito, binabalance natin. Mm-hmm. Yung overreactive naman, yung mga yan, na katulad ni, na merong ano eh. Hika, sinusitis, hepatitis, lahat ng tis, yan, mga overreactive yan. Overreactive ang immune system. Kaya, kung may mga, ano ho kayo, mga diseases or deficiency, ito ho, eh, pwede nyo ho i-take ang miracle molecule. Lalo na kung, kasi tayo, no, hindi natin alam kung anong sakit meron tayo sa ating kalooban. Yes. Kasi, hindi rin naman tayo, minsan kasi ang mga Filipino talagang takot magpatingin, magpa-check up, lalo na pag, oh, takot talaga, takot. Kahit na ako noon, pag nakakita ako noon ng... Parang pinakabahan ka talaga, di ba? Kasi malay mo, ibang sakit ang makita sa result, di ba? Kaya parang... Ayaw nating malaman kung anong sakit meron tayo, ano? At, pero yun nga po, parang maling kaisipan na lang, di ba? Oho. Na talaga na dapat yearly talaga nagpapacheck tayo. Uh-huh. Or every 3 months, 6 months, depende po sa ating kalusugan. O kasi kailangan din talaga nating magpa-check up, no? Kahit nasabihin natin wala tayong nararamdaman, kailangan din magpa-check up tayo para at least malaman natin kung ano man yung nandun sa kalooban natin. Kasi tayo, no? Kung halimbawang ano, no? Halimbawa, hindi rin natin alam na every time na meron tayong ginagawa, minsan bumagsak na lang. Minsan nagtaka ka, bakit nagkaroon siya ng ano, nadala na kaagad, naging stage 4 cancer, stage 4. Yung cancer niya, hindi na, kasi minsan hindi rin nararamdaman ng ibang tao yan eh. Oh, yung ano, yung... Minsan kasi ang iba din, walang mga signs, di ba? Tulad ng high blood, di ba? Matagal mo din malaman na high blood ka na pala kasi nag-ano yung batok mo. Na lahat. Yeah, ito, ano, may healthy tips din ako at kailangan magkaroon tayo ng stomach breathing, yung 10 to 15 minutes para mag-level. Yeah, I heard that before. Na oh, talagang nakakatulong sa ano natin eh, sa normal blood circulation. Mm-hmm. At least yung inhale. Oh, inhale, exhale. Ayan. Yes. Lalo na kung mag-exercise ka every ang exercise kasi ano, ang nararapat talaga 3 times a week. Minsan talaga kasi pag-busy. One hour. Pag-busy tayo, hindi rin natin minsan naiisip yan, ano. Etong healthy tips natin, talagang isa sa mga nire-recommenda rin natin, no, para maging malusog tayo. Kasi minsan, sa sobrang busy natin, nakakalimutan na rin natin ang ating sarili. Ito po ay panawagan lamang po sa ating mga kababayan, kapamilya, kapatid, kaibigan, na wag ho nating sa Tagalog nito, isa chapwera, no? Tama ba yung Tagalog ko, chapwera? Na kailangan ho, ito ay talaga nating pansinin natin kung ano man yung, kahit konti na naramdaman natin, pwede ho tayo magpa-check up agad sa doktor para malaman nyo rin po kung ano yung mga nararamdaman. At ito pa, ang mga benefits na ibibigay natin, yung mga healthy tips natin na ibinibigay, makakatulong ho ito. At ano no, Ate Senny, no, bago ko muna ipapasok yung mga awitin, nais kong batiin muna si Gary Escobar, napakaganda ng kanyang mga awitin, ano. At may binabati ko rin yung greetings nga pala dun sa Tricycle sa Antipolo, si Corpus Severino at saka si Luella Di Mayo at si Jennifer Udtuhan. Ayan, binabati ko. Ito naman yung bati ni ano, from Didit, kay Mr. Berhilio Cabungcal at Melcy Cabungcal lang from Santa Maria, Laguna.
At kay Pastor Al de la Serna from Bulacan, Rodora Talentino, at Ian Joy Acosta from Batangas City, Mary Joy and Red Villa Mayor from UAE, Corinne San Antonio at Inang Corinne Kripas from Mandaluyong. Ayan, at ito ay pagbati kay Doktora Didit nang gagaling, ano, kasi wala siya ngayon, di natin siya kasama. At binabati ko rin ang aking brother-in-law na si Dandan Lorenzo from Canada and his wife na darating ngayon next week. At Lorenzo family sa Mexico, Pampanga. At binabati ko rin at ang mga taga-Condotel, Joshua King Sanoy, Banban, Ernie Chavez, Romic Chavez, Madam Mitch, Papa Zen, sa Condotel yan. At si Ma'am Joanne Apolona. Mayroon palang birthday, no, hindi natin nabate nung last June 28 kay Nida Gabales. Happy belated happy birthday. Belated happy birthday, Manay. Ayan, at binabati ko rin si Madam Beth ng Kenny Roses Eatery ng Quezon City, si Marvin Capile kanina, si Brother Romy Maclan ng Bulacan, Ate Lillian Smith at Kuya Ed at Mikey Smith ng Hawaii, US. Binabati ko kayo at naway maging maayos at maging maganda at napakaganda nitong pinsan ko si Ate Lillian. At ito rin pinsan ko si Ginny Bells Lopez sa Tia Viring Lopez La Peña family ng Marikina. At maraming salamat din sa ating technician na si Arnold na very accommodating at napakabet na mahilig talagang maayos na mag-assist. At si Sultan Mayor Toti Paredes ng Cavite City, pinababati ito ni Imam Abdul Bayan Ismael ng Cavite City. At binabati ko rin na nakikinig ho sila si Jalil, Nasib Ahmad at Hasmin Ismael. Hasmin, ulit-ulit ko mag-aral kang mabuti para rin ito sa iyong kinabukasan. At alam ko napakabait mong anak at eto na, tapos na yung mga pagbati natin. No? Patutugtugin ho ulit natin yung awitin ni Gary Escobar para masundan ho ng mga ating contestant na gustong makinig at awitin yung ating awitin ni Gary Escobar under ng Ivory Records. Sa Baguio, naalala ka bigla, napatulo ang luna. Dito mo binitiman, pangako mong ako lamang ang iyong mamahalin, magpakailan pa man. Ang mundo ko ay sa'yo umiikot, lahat sa'yo ay ibinulot hanggang bawat sulok ng Bagyo may alaalang di malilimot ngunit ngayon'y nag-iisa sa biyahe kong ito isip ay tuliro mula ng iniwan mo sana ay buuin mo muli itong aking puso. Ngunit bakit naglaro? Bumalik ka na mahal, bukas pa rin ang palad ko. Sa iyo pa rin, pintig ng puso ko. Ang mundo ko'y sa'yo umiikot, lahat sa'yo ay ibinulot. Hanggang ba?
itong aking puso. Ayan, balik po tayo sa ating programang Ugnayan ng Bayan dito po sa DWBL 1242 kHz, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tutuko tayo, ang bilis, no? At may nalimutan akong batiin, no? Sa Fortich family sa La Mesa Dam. Oho, hindi ko nabate kanina dahil... At marami rin akong nakalimutan pa na babatiin kay Ma'am, kay Ate Fe, nakasama ni Ate Nida, no? Kung nakikinig man siya. At sana kasama natin siya ngayon dito, pati kay Pastor Rod at saka Doktora Jeannie Escalo ng Baguio, no? At Marivic Josef from Canada, at saka kay Brother Romy Maklang. Yes, at from Bulacan. Nagaya ko na rin tuloy yung at saka mo, no? At yung kaninang tumawag sa ating programa na nagpapasalamat siya dahil marami daw siyang nalaman tungkol dun sa mga blood type O. Maraming salamat din ho, Mr. Kinicho ng Quezon City. At nagpapasalamat din yung kausap ko kanina na marami daw siyang na dapat ma-avoid pala sa pagkain ng kung ano ng mga dapat kainin at hindi dapat nasa blood type O. At yung mga healthy tips natin na binibigay natin halos every Wednesday na yung exercise, yung water, yung mga benefits ho ng water, ng pag-inom ng water, nakaka-lubricate din to ng joints eh. Kapag inom ka ng at least 8 glasses of water, nakakapag-paayos ho ito ng nag-form to ng saliva and mucus pag mga benefits yan, ano, kung umiinom ho tayo ng water. Mm-hmm. At saka nakakapag-boost ng skin and health and beauty. Ayan, katulad ni Ate Senny. Mm-hmm. At dahil kayo inom din ng tubig, ano, nagre-regulate din yung body temperature natin. At inida, yes, diba po, kapag lagi tayo umiinom kaya, ng water. Sana po yung sa mga nakikinig dito sa Ugnayan ng Bayan, kailangan mo ugaliin nating uminom ng tubig pag gising pa lang sa umaga. Huwag wala na munang mumog. Inom agad ng at least warm water, mga 2 to 3 glasses every day. Every day. Practice lang yun. Makuha. Kasi minsan yung iba, isa lang o dalawa, parang naduduwal na, parang puno na yung tiyan nila, di ba, yung pakiramdam nila. Kaya nga po, i-practice lang po natin palagi para ugaliin. Opo. Ugaliin natin, ano? Dahil yung mga pag-inom din ng ang benefits ng pag-inom ng water, napa-flush yung ano natin, mga body waste o mga toxin, nakakapag-maintain din ang blood pressure natin, ano ho. At napakaganda rin ito, Ate Nida, Ate Senny, dahil kung iinom tayo ng water, sabayan natin itong tinatawag nating miracle molecule, lalo na kung wala pang laman ng ating tiyan dahil hindi naman ito synthetic. Oo. 30 minutes before meal, pwede tayong uminom nito. Kahit hula ho tayong nararamdaman, karamdaman, dahil ito ho ay nakakapagpalakas ng ating immune system. Kung nais niyo hong malaman at mayroon ulit kayong katanungan, ibibigay ko ulit yung number natin, ano, yung sa ating mobile numbers, 0927-630-7272. Ulitin ko po, ano ho, 0927-630-7272 at 0922-431-2177. 0922-431-2177. Ito yung number ni Doktora Didit pag nais nilang magtanong. Ano kaya, Ate Senny, pag okay, meron? Ito naman po yung number, 0946-569-7166 po. Or 0926-408-0889 po. Ayan, at tutuko tayo sa ating programa at lagi ho nating pinababatid sa ating mga kababayan na ang kalusugan ay napakalaga para sa ating buhay, para humaba rin ang ating buhay at yung mga mahal natin sa buhay, makapiling pa natin hanggang sa pagtanda natin. At saka po yung dapat lagi tayong masaya. Oh, yun. Lagi tayong positive. Napaulit-ulit natin. Paulit-ulit ano? Ate Nida, kaya kita mo, no? Nagtataka nga ako, Ate Nida. Yeah. Nasa 50s pa yan, ha? Hindi halata na sa... sa kasi napaka ano, nagtaka nga ako dahil kasi lagi siyang nakangiti. Ayan, isang bagay din yan, lagi tayong nakangiti. Nakakatulong sa ating ano, yung aura. Oho, pag laging nakangiti eh. Dahil pansin ninyo, pagka ang kasama ninyo nakasimangot, anong magiging mangyayari? Nakasimangot din kayo. Kaya yon ano, lagi tayong ngumiti talaga naman. Kahit may problema tayo, lalo na kung meron tayong mga iniisip na mga problema, wag ho natin masyadong dibdibin.
tayo, hindi ko alam kung anong mga religion meron ng iba, no? Yes. Ibigay natin, manalangin tayo, and then makinig po tayo ng mga soft music. At kung maaari, kung meron kayong time, pumunta kayo sa maraming mga may halaman, mga flowers. Tingnan niyo yung mga isda, ayan, mga gandang tanawin. Kung wala namang pera na pambili sa shopping, pwede kayong pumunta, magkaroon kayo ng mag-window shopping. Window lang. Oo. Kasi isang bagay din yan, ano, nakaka-relieve din ang stress. Yes. Ang pumunta ka sa mga masasayang lugar, huwag naman sa talagang magulo. I mean, yung makakapagpasaya sa sarili mo. Na, makakapag-relax. Makakarelax ka. Kung nais mo naman na magkaroon ka ng magandang tanawin, pumunta ka sa mga bundok. Alam mo, ang ganda talaga sana kung makikita mo yung mga kabundukan, ano? Puros green yan na makikita natin. Isa sa mga bagay na makakaalis stress sa atin, no? Dahil ang stress talaga, isa sa mga nagtitrigger para magkaroon tayo ng sakit. The more na marami tayong iniisip na problema, dahil ang problema, everyday meron naman talaga eh. Mawawala yun. Oo, yes. Hindi mawawala yan. Kung ang problema natin, didibdibin natin. Ito, tips ko lang. Dahil, Ate Nida, no? Wala namang tao na may walang problema eh. Lahat may problema. Iba-iba lang ng sitwasyon. Iba't ibang sitwasyon yan eh. Kasi ito, kung lagi tayong masaya, at lagi rin tayong nananalangin, isang bagay din to na makakabuti sa ating resistensya. Diba? Mayroon nga kanta yung isang mga awit yan. Sabi, tawanan mo ang iyong problema. Kaya ang ating, ano, no, ingatan natin ang ating sarili na palagi ho nating sinasabi at share sa ating mga kababayan na kung may mga problema man at hindi pagkakaunawaan, maaari naman nating pag-usapan, ano. Kasi may mga bagay na ganyan eh. Hindi ko nasasabihin kay Ate Seni dahil alam niya yan eh, na pwede naman pag-usapan kung may problema. At hindi natin pwedeng daanin sa galit, no? Kasi kung kapag nagagalit tayo, yan nag-trigger na yung tataas ang ating blood pressure. Yun din ang isa sa mga magkakaroon tayo ng mga karamdaman o sakit na dadapo sa ating katawan. Kaya kung sakali, oho. Kaya itong nire-recommend natin na Miracle Molecule, isa sa mga makakapagpalakas sa ating immune system. Kaya inuulit-ulit ho namin yung mobile numbers namin at nagbibigay din ho kami ng free medical mission kung saan man pong lugar kayo nandoon. Magkakaroon ho kami ng medical mission itong month na ng July, no? Ang yes. Start yata natin sa Cubao, kay Madam Betty. Ayan, at yung mga a-attend at least mga lang naman hindi naman to seminar talaga ati Nida na kumbaga parang sharing din kung ano may mga karamdaman. Ayun, malalaman din ho nila kung at least isa sa mga makakaroon din sila ng mga ng knowledge, knowledge, mga health tips, mga information. Kasi malaking bagay din to eh, kung halimbawa pupunta sila sa doctor, magbabayad ka rin kung ano yung mga magpapa-check up ka. Isang makakatulong kasi to sa mga ating kababayan, at least free check up, free medical mission. Free yung medical mission para sa mga taong nagnanais na magkaroon ng kaalaman at dito sa ating tinatawag na Miracle Molecule. Ate Seni, no, yung nabanggit natin kanina na pa-contest, matatapos yung ating contest sa second week na ng August. Kaya naka-ready na rin si Ate Nida kumanta para sa walang kodigo, no? Yung gaganapin natin sa Grand Finals, wala na hong kodigo yan. Kaya ayan, memorize na siya. Dapat memorize. Memorize na, no? Sa mga contestant natin na sasali din, yung mga susunod na contestant natin, yung awitin ni Gary na under ng Ivory Records sa Baguio. Kapag naawit nyo, huyaan ng walang kodigo. At ang judges natin, yung si Gary Escobar, kung makakarating ho siya dito dahil alam ko talaga napaka-busy niya, no? At meron ho tayong grand prize na 1,000 pesos at CD at saka t-shirt. Doon naman sa hindi mananalo or consolation prize, meron ding CD, t-shirt at saka parang Miracle Molecule na product. Na para at least ma-take din nila, no, kung ano man itong pinag-uusapan natin. At itong papatugtugin natin, no, yung awit ni Gary Escobar. Again, para malaman ho nila, no, at sumasundan nila. Sa Baguio.
Nagpatulo ang luna. Dito mo binitiman, pangako mong ako lamang ang iyong mamahalin magpakailan pa man. Ang mundo ko ay sa'yo umiikot, lahat sa'yo ay idinulot. Hanggang bawat sulok ng bagyo may alaalang di malilimot. Ngunit ngayon'y nag-iisa sa biyahe kong ito. Isip ay tuliro mula ng iniwan mo. Sana ay buuin mo muli itong aking puso. Ayan, maraming salamat po sa ating mga listeners, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa ating programang Ugnayan ng Bayan, DWBL 1242 kHz. At sa kasama nating Doktora Didit Leia Lagzamana ang San Antonio, maraming salamat. At kay Ate Senny, kay Ate Nida Borja, na nakasama natin dito sa ating programa. At sa susunod na Wednesday, babalik po tayo at